Val is also my gun. Hey, subscribers. Hi, how are you? I'm good. Yung mga work pala dito. Uso dito yung farming. Hi! Hi guys! Good morning! We are off to city. Naghihintay na lang ako ng bus. Parang ang tagal ko na kasi hindi pumupunta ng city, guys. Pupunta ako doon. Napapadala lang ako doon. Pero hindi ako nakakapag-grocery. Hindi ako nakakapag-window shopping. Before kasi, dun sa previous job ko, everyday ako nandun, so nakakapaglakad-lakad ako hanggang mapagod ako. But ngayon, sobrang tagal na talaga. So pupunta ako dun kasi wala naman akong gagawin sa bahay. So dyan, nag-work siya ngayong umaga hanggang hapon yun mag-work or baka hanggang gabi pa. So wala akong kasama sa bahay. Hi guys, good morning. I actually afternoon na 12:30 na. Kakaalis ko lang ng bahay, punta tayo guys sa work ko. Kamusta na kayong lahat? Alam ko medyo late ako nag-upload these past few months kasi sobrang lamig na dito. Alam niyo naman 'di ba pag malamig, nakakatamad kumilos, masarap lang humiga. But I'm trying my best naman, especially kasi may mga nare-receive akong comments galing sa inyo or reply sa story ko na parang sinasabi nyo na sana mag-upload ako at least once a week kasi nga yung ibang mga vlogs ko paulit-ulit nyo nang pinapanood. May nareceive ako ganun. Tapos yung iba pa namimiss. Wait lang, hinihingal ako maglakad. Kaya yung latest vlog ko umabot na ata siya ng 5,000 views kasi nga ang tagal ko talaga mag-upload. Pero yeah, ngayon punta tayo sa work ko para sa mga new students or incoming students natin kasi marami pa rin nagtatanong kung anong work ko dito tsaka yung mga situation dito, kung gaano ba kahirap makahanap ng work. Actually guys, this time ngayong may pandemic or ngayong nagbukas na yung borders ni Australia for international students, sobrang daming opportunity especially sa mga ibang states, yung malalaking states kasi si Adelaide medyo maliit lang siya, nililipat-lipat ko. Medyo nangangalay ako. Kasi hawak ko yung bag ko, hawak ko yung malaki kong jacket. But yeah, yun nga. Maraming opportunity ngayon guys, lalo sa mga students. As long as hindi ka choosy, tsaka masipag ka talaga maghanap. Yung mga bagong housemates ko guys, kakarating lang nila noong February. Pero in 2 or 1 week yata, nakahanap na sila agad ng work. Tapos ngayon 3 buwan na sila, iba-iba na yung work nila. Parang nasa 3 na ata yung work nila. Kaya diba, basta hindi ka lang talaga choosy. Tsaka huwag mong taasan yung expectation mo sa paghahanap ng trabaho. Tsaka ngayon, diba guys, wala pang limit yung working hours for international students. So hanggat hindi nila binabalik yung restriction, work lang ng work. Kaya marami din talagang pumupunta na agad-agad eh, kahit hindi pa nila intake date. Yung iba pumupunta na ng 1 month before or 2 months before para makapag-start na sila maghanap. So yun lang naman yung mga update ko for international students. Tsaka yung mga work pala dito. Dito kasi sa Adelaide, uso dito yung farming o kaya yung tinatawag nilang fruit picking. Kasi ngayon yung season na fruit picking. Ang init nung araw pero ang lamig nung hangin. Ang sakit sa mukha. Hindi pa naman ang dala ng payong. So yun, uso dito yung fruit picking. Iba't ibang klaseng fruit, may strawberries. Ayun yung isa sa work ng mga housemates ko. Hindi ko pa nga yun na-try, pero gustong-gusto ko yun i-try. And then, ano pa ba? Sa mga hotel, or sa mga kitchen, or sa mga restaurants, mayroon ding mga cleaning jobs. Alam nyo guys, pag nandito na kayo sa Australia, mas gugustuhin nyo na lang yung mga ganong klaseng trabaho. Kasi ang lalaki talaga ng sweldo. Hindi kailangan ng stress. Pero mas maganda pa rin syempre yung mga office jobs. Pero limited lang yun dito sa Adelaide. Pero sa mga Melbourne yun, mabilis yata makahanap talaga doon kasi may mga napapanood akong vlog or mga international students na kakapunta lang nila ng Melbourne pero may mga office jobs na sila, diba? Swertihan lang talaga guys, basta work hard lang, tapos patient, alam nyo naman. So yun lang muna guys, mamaya dun sa work ko, papakita ko sa inyo kasi mostly kasama ko mga Pinoy. May mga Aussie pero mga bata pa.
ako eh. Remember? Hi! Hi! Ito lang kayo? Kaya tatlo lang? Si Pagnya naman? Or... Hindi sa labas? Ha? Busy kayo? Hindi naman. Hi, subscribers. are we maganda? Do you know maganda, right? Pretty? Yeah. Say, Belle is maganda. Aza is maganda. I said Belle! Why did you say... Belle is also maganda. Good job. One large chip. $8. And here's your number. Thank you. Yes, sir. Small water? Combo euros. Combo euros? And with everything on it? Yes. Hispana Capital, yep. Small grape salad. Anything else? That's $28 in total. $78? Are you paying cash? Thank you. And here's your number. Thank you. Good evening, guys. I'm just here outside. I'm walking along the road. Pupunta tayo guys sa Aldi supermarket kasi marami na kaming kulang sa bahay and super hectic ng schedule ni Juan. Hindi na talaga nagtutugma yung schedule namin para mag-grocery. So yan, lalakad na lang ako pupunta doon. Mga 20 minutes walk lang naman yun from house. So mabilis lang. Hindi na ako nagbus guys kasi pag magbus pa ako, mag-aantay pa ako ng 15 minutes. So might as well, lakarin ko na lang siya diretso doon. Diba? Exercise na rin. And dito ko napili sa Aldi kasi titingin na rin ako ng mga itatagdag nating pampas sa lubong kasi medyo mura yung mga bilihin doon. Tapos, ayan, ako lang mag-isa dito naglalakad. Ganito guys, yung itsura sa Australia paggabi. It's actually quarter past 7. 7:45 pa lang guys. 7:25. Ano ba yun? Wala na talaga katao-tao. Look yung mga bahay, patay na yung ilaw. And kung sa Pilipinas to, nagdi-dinner pa lang yung mga tao. Ang iingay pa sa mga bahay. But here, ang tahimik na talaga. Pero safe namang maglakad dito. Pero yan, may nagbabike pa. Ayun. Pero guys, yung isang maganda naman kay Australia, safe talaga dito. Kahit 12 midnight, naglalakad ako kapag hindi ako masusundo ni John from work. Super safe, hindi ako nakakaramdam ng takot. Medyo anti lang naman, pero alam niyo, nasanay na ako. Kasi lalo dito sa suburb na napili namin, kasi mababa yung crime rate dito. Kaya yun, yun yung isang advantage naman ng Australia. Hey Siri! How can I help? Record my outdoor walk. Ngayon ko lang siya na-record guys. Ewan ko ba't dito nag-automatic. Kanina pa ako naglalakad mga 15 minutes na. But anyway, ayan. Iyan yung mga isa sa nakaka-happy sa akin. Natatrack ko yung mga activities ko. Ooh,
Dito na ako, guys. Yan yung Aldi. Pero syempre, doon ako tatawid. So, may tawiran talaga. Kasi sobrang disiplina ng mga tao dito. Makakaya kapag dito ako tatawid. Okay, we're here na, guys. Yan yung Aldi. 1 hour na lang magka-close na sila. Alam nyo ba, trivia? Ito yung kauna-una ang supermarket na pinuntahan namin ni John. Parang ang binili lang yata namin noon worth $20. Papakita ko dito yung picture. Sobrang payat ko pa noon. Tapos gabi yun eh. Wala lang, nakakamiss lang. Parang 3 years na yung nakalipas. More than 3, almost 3 years na yung nakalipas. And I'm here again. Pwede na naman walang mask dito, guys. Mag-sanitize lang ako. We're done with the grocery, guys. 2 bag yung dala ko kahit medyo mabigat. Naglakad na lang din ako pa-uwi kasi sayang naman ang exercise. Actually, kasya siya sa isang bag pero pinagdalawa ko siya para hindi ganun. Para ma-equal yung bigat niya. So yan, naglalakad lang ako. Tapos, ayusin ko na to. Hinihingan lang ako. Bigat niya kasi. Ayusin ko ito pag-uwi. Bumila ako ng mga, pinigil ko pa, guys, yung sarili ko. Hindi ako masyadong bumili ng mga pasalubong kasi hindi ko talaga kaya. Binibit-bit ko pa lang kanina. Hindi ko kaya. So, dito ko na lang siguro, guys, tatapusin tong vlog natin para naman may outro tayo this time. I'm really sorry, guys, kung 3 weeks na naman bago tayo nakapag-upload. Pero siguro sa mga susunod na weeks, may upload ako before tayo umuwi. Kasi almost 1 month na lang, uuwi na tayo ng Philippines. So, thank you so much for watching. I'll see you on my next one, guys. I'll see you soon sa Philippines. Bye!